Martes, September 19, 2023. Time check ngayon po ay alas 6:16 na po ng umaga. At narito ang unang bagsak na mga balitang gigising sa inyong umaga. Itinaas ng National Food Authority ang presyo sa pagbili ng palay. Ito ay para mapabuti ang kita ng mga magsasaka sa bansa. Itinakda ang presyo ng tuyong palay mula 19 hanggang 23 pesos kada kilo, habang ang basa o wet palay naman ay mula 16 hanggang 19 pesos. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon, nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Malaking tulong sa mga magsasaka ang pagtataas ng alok na presyo ng National Food Authority sa pagbili nito ng mga aning palay ng mga magsasaka. Ayon sa chairman ng Federation of Free Farmers, kung mabibili sa 23 pesos ang kada kilo ng palay mula sa mga local farmer, nangangahulugan ito ng dagdag na 4 pisong kita kada kilo. Ibig sabihin, nasa 8 bilyong piso ang mapupunta sa nasa 2 milyong magsasaka sa bansa. Sa ngayon, anila ay magkakaroon na ng kakumpetensya ang mga trader. Magpapataas din anila ngayon sa dami ng imbak ng bigas ng NFA. Kung alam ng farmer na bibili ng mataas ang NFA at meron tong floor price, mas ma-encourage po sila na palakasin po yung produksyon sa mga susunod pong taniman. Nagsumiti na ng ilang dokumento ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice para sa mga sasampahan ng reklamo kaugnay ng onion smuggling. 6 na individual ang inirekomenda ng NBI na masampahan ng hoarding at profiteering complaints. Kasama na rito ang ilang opisyal ng gobyerno. Hindi muna pinangalanan ang mga nasabing opisyal hanggat hindi natatapos ang review sa rekomendasyon. This is just the beginning of the cases to be filed. And this is for hoarding and profiteering. Two violations of law that were committed by those who are the respondents in this complaint filed by the NBI. Walang nakikitang mali ang Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at Marikina City Representative Stella Kimbo sa release ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds mula sa contingent fund ng Office of the President para sa tanggapan ng Vice Presidente noong 2022. Anya, naaayon ito sa isang provision ng General Appropriations Act of 2022. Paghahayag ng mambabatas, nasabihan siya ng Department of Budget and Management kaugnay ng issue. Well, so far, wala naman akong nakikita so far na anything improper. At least based on the NEP and based on the statement issued by our Appropriations Chairman, Congressman Saldivar. So, ano naman po? So, pinaliwanag naman po na ito ay use of the contingent fund at meron naman pong existing line item at ito yung good governance and social services project. Walang 12 farms o armies ang Marcos administration. Ito ang iginiit ng Presidential Communications Office o PCO sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa kanilang 1.9 billion pesos 2024 proposed budget. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, wala sa kanilang mandato ang ganitong gawain at matagal na nilang layunin na labanan ang paglaganap ng fake news. For the record, Mr. Chair, wala po kaming troll. No troll farm, no troll army. Mr. Chair, meron lang po kaming 363 employees sa PCO. Labis nang nababahala ang Department of Foreign Affairs sa napaulat na pagkasira ng mga bahura o coral sa Rosul Reef sa West Philippine Sea.
Bunso dito, nanawagan si DFA spokesperson Teresita Daza na itigil ang anumang mapaminsalang aktibidad sa lugar. Ayon sa tagapagsalita ng DFA, marami ang umaasa at nakasalalay ang kabuhayan sa South China Sea. Tiniyak naman ni Daza na patuloy nilang iginigiit ang responsableng pagkilos sa lugar gaya ng natalakay sa 2016 Arbitral Award. Nais baguhin ng Land Transportation Office ang driver's license exam upang mas maging angkop sa mga aplikante ngayon. Bunsod na rin ito ng sunod-sunod na road rage incidents. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, plano nilang gumawa ng customized questions nang hindi mawawala ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng road safety o kaligtasan sa daan. Nakatakda itong talakayin sa nalalapit na LTO District Conference ngayong linggo. Kailangan nang sumailalim sa drug testing ang mga nagnanais magtrabaho sa sektor ng hudikatura. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na bahagi ito ng guidelines para sa pagpapatupad ng drug-free policy sa judiciary. Bukod dito, sinabi rin ng SC na magkakaroon ng random mandatory drug test ang mga court employee. Oras na magpositibo sa droga ang isang empleyado, maaaring maging dahilan nito ng suspensyon o pagkakatanggal sa trabaho. Sakop ng guidelines ang lahat ng opisyal at personnel ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, First and Second Level Courts sa ilalim ng Office of the Court Administrator. Sakop din ito ang mga empleyado sa Judicial and Bar Council, Judicial Integrity Board, Philippine Judicial Academy, Office of the Judiciary Marshals, Mandatory Continuing Legal Office at lahat ng opisina sa ilalim ng Supreme Court. Nakapagtala na ang Philippine National Police ng 35 suspected election-related violence incidents. Ayon kay PNP-PO Acting Chief Police Colonel Gene Fajardo, 19 sa mga ito ang walang kinalaman sa halalan. 12 ang patuloy na vinavalidate at 4 pa rin ang kumpirmadong may kinalaman sa halalan. Doon naman po sa 4 na validated iris, 3 po dyan ay shooting incident, isa po ang alarms and scandal. 2 na po dyan ay na-refer na po natin sa prosecutor's office at 2 po ang yung under investigation. Samantala, umakyat na sa 682 ang mga naarestong lumabag sa gun ban. 422 ang nakumpiskang mga armas, habang nasa 3,157 naman ang ibang deadly weapons. Samantala, sunod sa GMK News. Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Negros Oriental tuloy na sa October 30. Buong probinsya isa sa ilalim sa COMELEC control. Grocery items, posibleng tumaas din ang presyo kasunod ng ilang linggong oil price hikes ayon sa isang supermarket group. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Ian, at Tini. And Celine! Good morning, Kat and Ned! At happy viewing po sa lahat ng mga kasambahay natin nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Samahan niyo po kami ulit ngayong Tuesday morning dahil marami kaming atin sa inyo ng mga impormasyon at mga mahalagang balita. Pwede niyo pong mapanood ang ating programa sa pamamagitan ng YouTube dahil naka-live streaming po tayo sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. Galing naman ng rapper home natin. Mommies at sa mga mahihilig magluto, pwede niyo pong subukan ang pagluluto ng mackinac dish na gawa sa stir-fried meat with vegetables. Kung paano po yan, ituturo sa atin yan ni Chef Jordan De Vera mamaya sa Cook It Raw. Vegetables. Okay yun ha, sarap. Alright, sa mga nagabang naman ng ating featured short film for today, tunghayan ang kwento ng tatlong mangingisda na na-stranded sa gitna
gitna ng dagat. Makakaligtas kaya sila kahit na meron silang hindi pagkakasunduan dahil sa kanilang magkakaibang paniniwala? Abangan niyo po yan mamaya sa ating Kristiyano Drama. Kahapon pa merong hindi nagkakasundo. Kaya yan, di ba? Sa atin namang hatid na Good Vibes, isang matulunging motorista ang nagmalasakit sa isang rider na nagkaroon ng aberya sa kanyang motorsiklo. Ang kabuuan ng Act of Good Deeds na ito, abangan niyo mamaya sa ating Something Good. Wow! Oh, marami na naman po kayong haabangan ngayong umaga, kaya samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30. But in the meantime, magbabalik na muna po tayo sa ating kasaysayan. Tumatak na sa mga mamamayan ng Mexico ang petsang 19 ng Setyembre dahil sa tatlong malalakas na lindol na kanilang sinapit. Sa pagkakataong ito ay balikan natin ang pangyayari sa mapaminsalang lindol sa Mexico City noong 1985 dito sa ating Today in History. September 19, 1985, naranasan ng Mexico City ang isang mapaminsalang magnitude 8 earthquake na nagpaguho sa daang-daang gusali at nagresulta sa pagkasawi ng nasa 10,000 tao. Ang sakunang ito ang isa sa pinakamalubhang lindol na sinapit ng Mexico sa kasaysayan. Pasado 7 ng umaga, nang maramdaman ng napakalakas na lindol sa lungsod ng Mexico na tumagal ng nasa 3 minuto. Naitala ang epicenter ng lindol malapit sa baybayin ng Michoacán State na tinating nasa 220 milya ang layo mula sa Mexico City. Ang matinding pagyanig ay nagpaguho ng mahigit 400 gusali at sumira ng nasa 100,000 istruktura. Kabilang sa mga labis na napinsala ay mga hotel, mga cathedral, mga museum at mga monumento, mga pagamutan at mga paaralan. Libu-libong tao ang natabunan ng mga bumagsak na kongkreto na pinagtulungang sagipin ng mga otoridad at ng mga nagboluntaryong sibilyan. Naputol pa ang linya ng komunikasyon, elektrisidad at supply ng tubig at nagkaroon ng mga sunog sa ibang lugar na naapektuhan ng pag-uga ng lupa. Mahigit sa 10,000 tao ang pinaniniwala ang nasawi sa sakuna at nasa 30,000 naman ang bilang ng mga nasugatan. Tinatayang nasa 3 bilyon hanggang 5 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng lindol. Bukod naman sa taong 1985 ay nakaranas din ng malakas na lindol ang bansang Mexico sa kaparehong petsa noong 2017 at 2022. Grabe yung pinsala nito, no? Tsaka grabe nga din sinabi ng mga experts nung tinignan nila kung gaano kalaki yung pinsala nito. Ikinumpara nila to sa pagsabog ng sabay-sabay, ha? Ng 1,140 nuclear weapons. Ganun daw kalakas. E 3 minutes to 5 minutes lang talaga yung nangyaring lindol, pero ganun yung naging pinsala niya. May isa pang story dun, eh. Parang nagko-cover na sila 6 days after nung nangyaring earthquake sa May Juarez Hospital. Tapos, ang tagal na nilang walang nakikitang mga katawan. Tapos biglang may narinig sila, iyak ng bata. Tapos, nalaman nung tinignan nila yung bata na yun, ipinanganak 6 minuto bago nangyari tong earthquake. So 6 days na walang kinakain, walang iniinom yung bata na yun, 6 day old na bata. Tapos ilang minuto lang din after nilang makita yun, nakakita ulit sila 8 year old naman na boy. Tapos ano lang din, 8 year old, kakapanganak lang din sa kanya bago nangyari yung earthquake. 8 years old, bali 2 days bago nangyari yung earthquake. Yung ganun. 8 days old. Ano ba sinabi ko? 8 years old. 8 days. Eight days bago nangyari yung earthquake, ipinanganak siya. So, ilang minuto lang din after nakita itong isang baby na 6 day old, siya naman yung nakita. Pero at least na-rescue sila. Oo. Pero nakakatawa kasi after naman daw nung nangyaring to, nagkaroon ng mga early warnings for earthquake na in-establish yung Mexico. Sabi nga nila, though tragedy talaga, sobrang laking tragedy na nangyari dito sa Mexico, naging parang opportunity pa rin naman siya kasi merong naging social movement. Ang tawag sa kanila, damnificados. Tapos, pressure kasi nila yung ruling party that time ng Mexico na i-address yung needs ng city. Tapos, itong mga damnificados, very strong and very organized itong kanilang
local group. So nag-rescue sila ng mga victims, tapos in-expose nila yung weaknesses and corruption ng TRI, nung mismong ruling party. Tapos after nun, a year later, itong TRI, yung ruling party, nag-ano sila, nag-launch sila ng major na reconstruction effort. Tapos nagkaroon sila, nag-provide sila ng mga low-income na mga prefab house. Tapos meron silang nagawa na parang 45,000 housing units para sa mga mahihirap. Tsaka dun sa mga nabiktima. See, 10,000 yung ano, yung namatay, pero more than 30,000 talaga yung ano eh, naapektuhan. Hindi lang, marami kasi ang laking lugar na ito. Tsaka ang problema, dahil nga dina-downplay din kasi nung government yung damages, yun yung naging problema nun. Kaya usually yung mga nag-ano lang daw nun, yung mga tumulong talaga, mga private organizations talaga, sila yung tumulong dun sa mga tao dun sa lugar. Kasi nga pinapalabas ng gobyerno na parang mini-minimize nila yung sinasabing ano talaga, damage, impact nung earthquake. Para hindi, ewan kung bakit. Nagkaroon pa nga daw ng media blackout. Kasi parang mas mahalaga daw yung PR, image ng Mexico City kaysa dun sa mga nangyari. Kaya yung mismo nga mayor ng city na yun during that time, sinabi na bawal ang media during that time. Tapos parang hinarap pa kanila yung mga tulong from sa ibang bansa. Parang ayaw kasi nilang ipakita talaga na ganito yung nangyari, na sobrang laki yung ang lala nung nangyari sa kanila. Kaya yung ibang mga tulong, parang hindi nila, kumbaga hinaharang ng government. Kaya nagkaroon ng aftershock, tapos binawi nila. Sabi nila, kailangan na ulit nila ng tulong. Ay, naku. Kaya ang laki din ng damage, kasi marami din daw palang mga buildings dito sa Mexico City na mga poorly constructed na mga buildings. Kaya nakadagdag din. Kaya dito rin natin makikita ano, yung kumbaga importance ng pagbe-build natin ng maayos sa foundation. When it comes building to building codes. Kumbaga, at least may kumbaga can withstand yung mga earthquake na kaya, at least with the technology na growing sana naman eh, kumbaga magkaroon din ng mga funding sa buong mundo ng mga na para ma-prevent natin yung mga loss of lives, di ba? Kasi buhay ng tao. At saka sana i-address din talaga yung poverty, kasi meron ako nabasa na after a few years, kasi naggawa na sila ng mga building code, inayos talaga nila yung government, inayos talaga nila, talagang pinoperson nila na kapag ka nagkaroon ng earthquake, sana hindi na ito maulit. Kaya lang, ang nagiging problema, since marami sa kanila yung mahihirap, yung may mga bahay, eh, collective country din sila eh. Magkakasama sila sa isang bahay, yung pamilya, wala masyadong umaalis. Ang ginagawa nila, nagtatayo sila ng another floor sa bahay sila nila. Nagbibigay pa ng isang room para magkakasama sila. Nagiging vulnerable tuloy lalo yung mga building. So, sana ma-address talaga din yung poverty. True. At yan ang ating Today in History. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Merong iba't ibang paniniwala at pananampalataya ang bawat tao. Gaya na lamang ng tatlong mangingisda na tampok sa ating Kristiyano drama ngayong araw. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, na-stranded sila sa gitna ng dagat at sa pagkakataong ito, nasubok ang kanilang pananampalataya. Maliligtas kaya sila? Panoorin natin. Uy. Maganda yung huli natin eh. Ay, nga pala, magkano kita natin? Ay, ito pala yung kinita natin ngayong araw. Dami na na. So, magkano yung lahat? 1,000 mahigit. So, magkano tayo? Mga 300 mahigit. Halimos. Ay, paano yun? Wala akong bariya. Bukas ko na lang bigay. Bukas pala, balik tayo ah. Kailangan ko talaga ng pera eh. Sige, mga pards, baka pwede kayo muna mag-prepare ng kailangan nating gasolina, radyo. Nawawala kasi yung akin eh. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko eh. Ako na lang. Ay, di. Ako na. Ako nang bahala dun. Sige. Hey,
cards. Ba't yun na lang kaya tayo gumamit ng dinamita? Para mas maraming huli. Gaya ng ginagawa dun sa kabilang baryo. Ay oo, oh, nabalitaan ko nga yun. Ano? Kikita sa maling paraan? Ha! Ibali na lang. Labag na sa batas ng tao, labag pa sa batas ng Diyos. Diyos? Tony, walang Diyos. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tingnan mo, kumakalam ng asikmura natin, dyan ka pa din sa paniniwala mo. Ay oo nga, Tony. Tama si Ben. Dahil lang sa kumakalam yung sikmura mo, sasabihin mo na na walang Diyos? Di lang naman yun. Ang dami-daming bawal. Ayun kasi, gusto mo lang mawala ang sagabal sa mga ibig mong gawing bawal, kaya mas pinili mong maniwala na walang Diyos? Ben, maghunos-dili ka. Sayang kapusungan. Tingnan nyo, mapapaniwala ko din kayo. Tama na yan. Itigil na natin yung usapan na to. Teka, kanina pa tayo dito ah. Wala naman tayong huli ah. Bumalik na tayo. Hindi. Tara. Doon. Baka meron doon. Uy! Anong gagawin mo? Uwi na tayo. Papalayo tayo po. Eh. Oh, ano? Ayaw nang tumakbo eh. Baka wala ng gasolina. Ito kasi. Wala nang ang gasolina. Asa na yung pinahanda ko sa'yo? Pards, naiwan ko sa dalampasigan eh. Ha? Pinagluloko mo ba kami? Eh, sinakalimutan ko nga. Kasalanan mo to. Ayan, napalayo tuloy tayo. Tapos, wala pang ginawa sa pinahanda sa'yo. Tama na nga yan, Ben, Christian! Isa na iwan talaga. Eh, tutubulong ba kayo sa pag-check? No? Sandali, sandali! Kumalma nga kayo. Di tayo makapag-isip ng tama eh. Nakapagdala ako ng kaunting pagkain sa katubig. Ako din. Sorry, wala ako. Tama na nga! Magpahinga na muna tayo. Para makapag-isip tayo ng maayos. Uy, Ben! Iyo ba yan? Ano yan? Pre, yung pagkain natin! Ha? Inubos! Ben naman! Ito na ako eh. Sana naman wag puro sarili yung iniintindi mo! Di ka man lang nagtira kahit konti! Pasensya na, pre. Gutom na talaga eh. Wala na, oh. Ubos na. Sorry! Manalig lang tayo at nanalangin sa Diyos. Di niya tayo pababayaan. Buti nga, buhay pa tayo eh. Panginoon. Christian, tingnan mo gagawin ko. Pawa ka sa amin. Huwag na kaming pababayaan.
Walang hiya ka, Ben! Joke lang! Ba't di mo tinawag Diyos mo, Tony? Walang hiya ka! Ang mangmang na tao na gaya mo ay nagsabi sa kanyang puso na walang Diyos! Ben, mapapama ka sa ginagawa mo! Tingnan mo nga! Kasuklam-suklam na yung sinasabi mo at inaasal mo! Magbasa ka kasi ng Biblia at nandoon mababasa mo na may Diyos na dapat natin pagsaligan! Sus! Gusto ko pang mabuhay! Marami pa akong gagawin! Paano ang magulang? Ma? Pa? Jessica? Bea? Mahal kayo ni Kuya. Panginoon, ikaw na pong bahala sa amin. Kuya Tony, uwi ka na! Tony! O, Tony, itigil mo na yung kakapanalangin mo. Wala rin naman nangyayari. Tama si Ben, Tony. Tama si Ben. Diyos lang, patulong sa atin. Talaga siguro si Ben, Tony. Lang ang Diyos. Ano, Tony? Mamamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Walang Diyos, Tony! Wala! Salamat sa Diyos! Oh! Gusto mo? Salamat sa Diyos! Oh! Alam ko bang higang hiniwala? Panginoon! Ako'y naniniwala na ang pagtawag sa iyong pangalan ay sapat na magamihing maligtas. Ikaw na po ang bahala sa amin. Ikaw na po ang bahala sa aking mga mahal sa buhay. Ikaw po ang higit na mas nakakaalam kung ano ang ikabubuti namin. No!
Ganyan nga, Ben. Balik ka sa Biblia. At lahat ng kabiguan natin sa buhay, huwag natin isisi agad sa Diyos. Maling pag-iisip na kung may di magandang nangyayari sa atin, isipin agad natin na walang Diyos. Sa kasing buhay, ako sa kanyang pagliligtas. Hindi na ako kailanman mag-aalinlangan na may Diyos na papangyarihan sa lahat. Siya mo. Panginoon. Tatawarin mo po ako. Sinusuko ko ang aking sarili sa'yo. Salamat sa Diyos. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Awit 14:1. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kawikaan, 18:10. Ito sa Kristiyano drama, no? Kumbaga, nagkasubukan sila ng faith doon sa sitwasyon na yun. Mm-hmm. Tsaka parang na-realize ko din na kapag knowing in your heart na alam mo na ang Diyos hindi ka papabayaan, ang laki tanggalat ng balisa mo, yun. Lahat ng, kumbaga, lahat ng worries mo natatanggal. Kaya dapat ang unang hinihinga natin ng tulong, eh ang Diyos. Yun. Diba? Yung paniniwala natin. That's right. Mm-hmm. Kaya never talaga tayo dapat mag-doubt sa kabutihan ng Diyos sa yung hindi niya pagpapabaya sa atin. Tsaka, ano yun eh, di ba? Parang yung mga magulang natin naaawa sa atin kapag tayo nahihirapan. Ganon din ang Diyos. Pinaparamdam din niya sa atin yung pagmamahal niya, yung pagkalinga niya. Dahil karamihan sa atin ay naramdaman ang pagkalinga ng mga magulang. Mula sa pagiging bata hanggang sa paglaki ay ipinadama nila sa atin ang kanilang pagmamahal. Subalit may mga bata na hindi pinalad na lumaki sa piling ng kanilang ama at ina. Ngunit may mga grupo at institusyon naman na lumilingap sa kanila, gaya ng Angels Haven ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dako, yun kaayo siya og tabang para masuplementar ang mga kailangan sa among mga bata. Dako, yun kaayo tabang ang tanang donation sa amo. Libo-libong mga bata sa Pilipinas ang wala ng mga magulang na nag-aaruga. Ang iba, maagang naulila sa ama at ina, habang ang ilan naman ay iniwan ng kanilang papa at mama. Mahirap ang lumaki ng walang mga magulang, lalo na kung may kapansanan. Subalit may mga taong may mabuting kalooban na kumukupkop sa mga gaya nila. Isa na rito ang Angels Haven. Ang DSWD Angels Haven, nag-exist ni siya para matugunan ang need sa mga special children sa whole Mindanao. Tanan sa ilaha kay either mga naabandona na nga bata, mga walay pamilya, gipang surrender sa ilahang parents under the care of the government. So ang amuang ginahatag sa ilaha is alternatibo nga pamilya para sa mga bata, as well as medical na mga serbisyo, physical therapy nga serbisyo, and social services. Maselan at hindi biro ang gastos sa pag-aalaga sa mga children with special needs. Kaya may mga pagkakataon na hindi sumasapat ang supply ng Angels Haven para tugunan ang pangangailangan ng mga bata. Dili yung kumakaingon ma'am nga ma-provide na mo tanan kay limitado lang man pod ang budget. Kung uldo na ning kamot ang department nga ma-provide tanan, pero tungod pod sa kadaghan pod sa mga centers nga iyang giatiman, so nagiuban nga ma-less priority. Ang mostly gud gikinahanglan medisina ug kanang diaper. Maguol in taon mi day. Guol kan mi dil na mo na mahatag sa ilaha.
na, magkuon kami, magkarakarami, unsay buhato na mo. Ang kalagayang ito ng institusyon ay naipagbigay alam sa Members Church of God International ng isa sa kanilang mga caregiver. Bilang caregiver po, nakikita ko po talaga yung hirap ng kalagayan ng mga bata na aming inaalagaan dito. Although, nagsisikap naman po yung gobyerno na masapatan yung mga pangangailangan nila, may mga times pa rin po talaga na nagkukulang. Kasi may mga pagkakataon na may mga na papadala na admit sa ospital ng mga bata. So yun, may mga instance po talaga na yung mga budget na nakalaan, minsan pangangailangan ng mga bata nagiging doble. So nagkukulang po talaga. So doon, nung nakikita ko po talaga yung sitwasyon na ganun, naisipan ko pong ilapit po sa ating samahan, sa MCGI Cares, na kung maaari, baka may mailaan na tulong ating samahan para sa mga batang inaalagaan po namin dito. Og tabang para masuplementar ang mga kailangan sa among mga bata. Kaganina mang good is naguba na among pulse oximeter. So sige kog hangyo nga nauntay makahatag oy or makapalit unta mi karon, pero ang mga tambal namo is ang giuna namo. So pag kita nako, pagpakita pud ni sa inyong member nga naay pulse oximeter, nalipay gid ko and gipagamit jud namo dayon karon kay kailangan gid siya. Dako gid kay tabang ang tanang donation sa amo. Kolegi, na treasure na mo ang mga inani nga mga igayon, ma'am. Nanay mga mag-donate dere o mga needs sa center. Ma-treat maguna mo dili lang as kanang goods lang ang yatag na pagpakabana po ba? Katabang gina siya, ma'am. Dako kayo ng tabang sa mua. Na, tabang na kayo na sa mua ba? Lipay na kami anak, ma'am. Na, lipay na kami anak sa inyong kanang gitabang ninyo. Labi na mga unlan, matadyo mga unlan mo. Mga daya, pero itabang kayo na mamuna. Dako, kayo yung tabang mo. Lubos po yung aking kasiyahan, lalo na nakita din po namin yung ano, yung sa administration namin dito sa admin office. Kahit yung doktor namin, nakikita ko po sa kanila na sobra po yung ligaya nila na may naitulong yung ating samahan. Proud po ako na masasabi kong parte din po ako na may naiambag ako na kahit sa maliit na paraan, natulungan po na may dugtong po sa makangailangan ng mga bata na inaalagaan namin dito. Kaya maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya. Ang mga bata ay mana na mula sa Panginoon. Sila ay nararapat nating lingapin at lubos na pahalagahan. Maraming salamat sa Diyos, no? At ligaya ng puso natin yun na sa bawat pagkakataon na nakakasunod tayo sa aral ng Diyos, na yung gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ligaya ng puso natin yun, may galak talaga. Kita naman natin, no, si sis na staff ng Angels Haven na ano, yung ligaya niya na nakasunod siya sa aral, nakalingap siya sa kapwa at nakabahagi tayo dun sa gawain ng Diyos. Papasalamat din tayo syempre dun sa mga staff din talaga nung Angels Haven na kahit hindi nila mga anak, itinuring talaga nilang mga anak, yung mga batang ito. Di ba? Ang hirap mag-alaga ng bata, di ba? Kahit tayo, nakukulitan tayo minsan eh. Pero yung mga anak kasi kaligayahan ng mga magulang yan, di ba? Pero sadyang may mga bata kasi talaga na sobrang makukulit, di ba? Yung tipong kahit anong gawin mo talagang mangungulit at mangungulit sila. Parang minsan, parang gusto mo ng kurutin ng patago, di ba? Dahil sa sobrang kulit. Pero merong sinasabi ang Biblia kung paano tayo dapat makitungo sa mga batang makukulit. Panoorin niyo sa ating Biblically Speaking with Brother Ellie Sirian. May mga foolishness ang bata. Kasi bata yan eh. Dapat maunawaan ng magulang na yung kanyang anak, bata pa, may foolishness yun. May mga kalikutan,
May katiga sa ng ulo ko minsan, nakita sa eskwela, nakita sa barkada. Kahit na tatlo, apat, limang taon, meron ng mga kaibigan sa eskwela yan eh. Lalo na pagka grade 1, grade 2, grade 3. Eh, ang sabi ng Diyos, yung kamangmangan nakabalot yan sa puso ng bata, ilalayo sa kanya yan ng pamalong pangsaway, sasawayin mo siya pagka mali ang ginagawa ng iyong anak. Hindi mo siya pamumungkahiin sa galit. Papaluin mo siya ng pamalong pangsaway. No? Mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos. Kung talagang mahal mo anak mo, pag mali na, huwag mong kakampihan. Papaluin mo. E nakipag-away yung anak mo ng bato ng bahay, nakabasag ng salamin. Eh, tapos eh, nung magreklamo yung kapitbahay mo, galit ka pa eh, anak mo na nga yung nakabasag, nakapirwisyo na. Huwag mong kakampihan ng anak mo sa ganung pagkakataon. Mas maganda sa ganung pagkakataon, padapain mo ang bata, saka mo paluin para maturuan ng mabuting asal. Kasi miski ang Diyos nagtuturo na parusahan mo yung bata paminsan-minsan, pagka mali na talaga ang ginawa, para yung layo ng Diyos na mapalaki mo siya, na lahi siyang maka-Diyos, may pagkilala sa Diyos, masustine ng iyong pagpapalaki sa Kanya. Kaya pagka marunong na siyang umunawa, hindi na yung palo ang gagawin mo. Kundi, tuturuan mo na siya ng mga saway at aral ng Panginoon. Ulitin natin ang 6:4, kapatid na Daniel. Pag marunong nang umunawa, hindi na maliit na bata. Basa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Eh, pagkagagawin mo yan, ikaw na magulang, ang unang-unang dapat makaalam ng aral ng Panginoon at saway ng Panginoon. Eh, kung hindi mo alam, paano mo ituturo sa anak mo? Eh, ang pangunahin mong tungkulin yung anak mo pag nag-asawa ka at nagkaanak, pangunahin mo ng tungkulin ang pamilya mo. Kaya yung anak mo, tuturuan mo sa aral at saway ng Panginoon. Thank you po, Brother Eli Soriano. Samantala, mga kasambahay, antabayanan niyo po sa ilang sandali ang ating balitaan mamaya. And after that, sasamahan naman tayo ni Dr. Kevin Gabriel Tan, na isang ophthalmologist. Iba't ibang myths and beliefs na tungkol sa mga mata ang narinig natin simula ng mga bata pa tayo. Sabi ng iba, huwag ka daw magkocross eye dahil baka daw maging permanent na. At meron din nagsasabi na huwag ka magbabasa sa dimly lighted room dahil masisira daw ang mata mo. Yan at ang iba pang myths and facts tungkol sa eye health ang tatalakay ni Dr. Kevin mamaya sa ating usapang pangkalusugan. So please don't change your channel dahil magbabalik po ang... Good morning, Kuya! Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. NFA Council, itinaas sa 23 pesos per kilo ang bilis sa tuyong palay. 19 pesos naman sa bagong aning palay. Price cap sa bigas pwede nang alisin sa katapusan ng Setyembre ayon sa isang agricultural group. Panibagong oil price hike, epektibo simula ngayong araw. Oil companies, pinakiusapan ng liderato ng Kamara na maging bahagi ng solusyon sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Grocery items, posibleng tumaas din ang presyo kasunod ng ilang linggong oil price hikes ayon sa isang supermarket group. Mga mangisda, pangunahing apektado ng pagkasira ng bahura sa Rosul Reef at Escoda Shoal.
Philippine Coast Guard, bubuo ng team na mag-iimbestiga sa pagkasira ng coral reefs. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA Council sa Malacañang kahapon. Kaugnay pa rin sa kasalukuyang mga isyu sa bigas at palay na pagkasunduan sa pagpupulong na magtakda ng bagong presyo sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Narito ang report. Itinaas ng National Food Authority Council ang pagbili nito ng palay sa mga magsasaka. Ito ang napagkasunduan ng NFA Council sa naganap na pagpupulong kahapon kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa tuyong palay, bibili na ito sa 23 pesos kada kilo mula sa 19 pesos. 19 pesos naman sa basang palay mula sa 16 pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay malaking tulong sa mga magsasaka. Yun ang aming ginagawa ng masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon, nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Aabot sa 15 billion pesos ang kakailangan ng pondo para makapag-procure ng 23 pesos buying price ng palay. Tiniyak naman ng NFA na magsisilbi lamang na buffer stock ang kanilang bibilhing palay sa mga lokal na magsasaka at hindi papasok sa merkado. Partikular, mapupunta ito sa mga mahihirap na pamilya. Ayon sa Department of Agriculture, matutuwa dito ang mga magsasaka kung saan sa kasalukuyan ay binabayaran lamang sila mula 16 hanggang 19 pesos kada kilo ng palay. Welcome sa Federation of Free Farmers ang hakbang na ito ng pamahalaan. Ayon sa chairman nito na si Leonardo Montemayor, kailangan palakihin ang procurement budget ng NFA at tulungan rin dapat ang mga magsasaka sa pagpapatuyo ng palay. Elmarie Buho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming alagahan. Binabantayan pa rin ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas sa merkado. Tinututulan naman ang ilang grupo na nakaugnay sa sektor ng agrikultura ang panukalang alisin ang taripa sa imported na bigas. Narito ang report ni Ray Pelayo. Inaasahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na babalik na sa normal ang presyo ng bigas sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Sa kayaan nila ay nag-uumpisa na ang panahon ng anihan ng palay. Ayon sa chairman ng grupo na si Rosendo Duso, nasa 1.7 million metric tons ang malilikhang bigas ngayong buwan pa lamang. Kapag dumami pa anya ang ani, ay maaari na nilang tanggalin ang itinakdang presyo sa mga regular at well-milled rice. Harvest season nag-start na ngayon, pero ang peak is October. So ang tingin naman natin by first week of October, yung presyo pwedeng alis na yung kape. Sa Balintawak Market, may nakukuha na ring imported na bigas ang mga retailer na naibebenta nila ng 45 pesos kada kilo. Nagkaroon po kami ng variety na mas mura. Yun nga po yung tag 45 para po may maibigay kami sa aming mga customer. Ang iba naman ay galing sa probinsya ang supply pero hindi rin nila masyadong mabili. Pagtingin pa lang sa kulay, ayaw na nila. Mabaho daw po, may amoy. Tapos di maganda ang klase ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, magandang indikasyon ngayon na may mga retailer na nagtitinda ng 41 at 45 pesos na kada kilo ng bigas. Binabantayan nila ito ng mga ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo kaugnay sa pag-aalis ng price ceiling sa bigas. Ikinukonsidera din nila ang pagdating ng mga ani ng palay ng lokal na magsasaka. Tinututulan naman ng mga grupong nakaugnay sa sektor ng agrikultura ang panukalang pag-aalis o pagbabawas sa taripa sa mga imported na bigas. Isinusulong ng mga economic manager ng Marcos Administration ang pagbabawas ng taripa sa bigas mula sa 35% pababa sa 10% o kaya'y tuluyan na alisin na ito. Layunin ng panukala na maikayat ang mga importer na magparating ng mas maraming bigas sa bansa. May series of panawagan tayo sa atin na Pangulo na huwag pakinggan yung economic team. Marami tayong production dito sa ating bansa. Dapat yun ang suportahan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
May panibago na naman pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo ngayong araw. Ito na ang 11 linggo ng serye ng taas presyo ng langis. Ang ilang mga tsuper ng pampublikong jeep dumadaing na dahil sa mahal na kanilang gastos sa krudo. Mula sa Caloocan City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano ang hinaing ng mga tsuper sa panibagong taas presyo ng langis? Yes, good morning, Nel. Dito nga sa mga tsuper ng mga traditional na jeep, partikular na kumukonsumo ng diesel, ay napakabigat na sa kanila yung nakaamba na naman na higit 2 pisong dagdag sa presyo ng diesel na ipatutupad nga ng mga kumpanya ng langis simula ngayong araw. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 2 pesos and 50 centavos ang itataas ng presyo ng diesel ngayong araw. 2 piso sa gasolina at 2 piso din sa kerosene. Sa abiso ng COL, epektibo ang oil price adjustment kaninang alas 6 ng umaga. Habang sa Facebook post naman ng Clean Fuel, ipatutupad nila ang taas presyo ng langis mamayang 4:01 p.m. Sa 11 linggo ng serye ng oil price hike, nasa higit 17 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang nasa halos 12 pesos naman ang itinaas sa presyo ng gasolina. Sa ngayon, lumalagpas na sa 70 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina. Para sa mga driver ng pampublikong jeep, masyado na itong mabigat, lalo't na sa halos 500 pesos na ang nawawala sa kanilang kita sa maghapong pamamasada. Lalo pa anilang mahirap ito dahil kahit mayroong fuel subsidy na sinimulang i-distribute noong nakaraang linggo, ay hindi naman lahat anila nakakakuha nito. Nel, isa sa inaabangan natin ngayon ay kung aaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board yung hirit na pisong provisional fare increase o yung pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Kasama yan dun sa petisyon ng mga transport group na nakatakda namang binggin sa susunod na Martes, September 26. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, JP Nunez, mula sa Caloocan City. Pinakiusapan ni House Speaker Martin Romualdez ang oil industry na maging bahagi ng solusyon kaugnay ng epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Muli namang makikipagpulong ang liderato ng Kamara sa oil companies sa susunod na linggo upang matukoy na ang susunod na hakbang kaugnay ng issue. Narito ang ulat ni Rosalie Cos. Walang napagkasunduan sa pagitan ni na House Speaker Martin Romualdez at oil industry players nang magsagawa ng consultative meeting sa Kamara kahapon. Kaugnay ito ng mga partikular na hakbang upang ibsan ang epekto ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Subalit pakiusap ni House Speaker Romualdez sa oil companies, maging bahagi ng solusyon. Para gawin natin itong teamwork, di ba? Na we will work together and that's why we invited you here, and again, we thank you for coming here at short notice, no? But we also want the people to know that we are very, very much interested and very eager to find solutions and ways and means, and that we are one with them, and that we will not be sitting on our hands doing nothing and watching the oil price increase without attempting to mitigate or making attempts to arrest the prices of the oil from going further up. Gayunman, sa isang pahayag, nagbabala rin ang liderato ng Kamara sa maaaring kaharapin ng oil industry kung magiging bahagi pa ng problema. Inihayag din ni House Deputy Majority Leader at ACCIS Partylist Representative Erwin Tulfo na kasunod na mga demand ng oil company sa pamahalaan, tinanong ang mga ito sa maaari nilang ma-contribute. But then the speaker said what you've been asking for a lot, di ba? So what can you give us naman? So we're ready to talk about this different agencies, pero what can you offer us? Wala silang masagot, so may round 2, may second round na meeting ulit. They will be consulting daw with their sponsors, yung mga chairman of the board nila, CEOs nila, kung ano ang may offer nila. Samantala,
Ayon sa isang opisyal ng PBBM administration, bilyong-bilyong pisong halaga ng revenues ang mawawala sa pamahalaan kung sususpindihin ang excise tax sa oil products. If I'm not mistaken, ang ano yan is 9.8 billion for the rest of the year lang, ha? Until December. December lang. Ganito rin ang punto ng Senior Vice Chairperson ng House Appropriations Committee at Marikina City Representative Stella Kimbo. Pag magsususpend po tayo ng taxes, ibig sabihin niyan, there are foregone revenues. And when forego revenues, ibig sabihin niyan, mawawalan po tayo ng suporta para sa spending. Samantala, umaasa naman ng mga mambabatas na magbubunga pa rin ng magandang resulta ang pakikipagpulong ng mga mambabatas sa oil industry. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pinangangambahan ngayong pagtaas sa presyo ng mga grocery items dahil sa epekto ng walang puknat na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakalipas na linggo. Ayon naman sa Supermarket Association, kung mapakikiusapan ng gobyerno ang mga manufacturer at suppliers na ipagpaliban ng taas presyo, ay hindi rin sila magdadagdag sa presyo ng kanilang mga paninda. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. Linggo-linggong namimili ng pagkain at kagamitan si Nanay Alma sa isang grocery store sa Quezon City. Ang 5,000 piso niyang budget sa pamimili ay hindi na nagkakasya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Anya, posibleng tumaas pa ang presyo nito ngayong darating na holiday season, kaya malaking epekto sa kanilang mamimili dahil hindi lang groceries ang tumataas sa ngayon. Iniisip ko nga yung budget ko, biglang tumaas yung bilihin. Hindi siya kakasya talaga. Hindi siya, kahit anong gawin ko, hindi siya kakasya. Ayon sa isang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, susubukan nilang kausapin ang mga canned goods and basic food manufacturers maging ang Supermarket Association para kumbinsihin na palipasin na muna ang holiday season bago ang posibleng pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Ito ay kasunod ng patuloy na pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Aminado naman si Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, na apektado sila ng oil price hike at sa palagay niya ay magtataas ang presyo ng kanilang suppliers. 11 straight weeks na medyo tatama na kasi laki na ng tinas eh. No? Walang reprieve, walang recess sa pagtaas ng mga eskwelahan. So, yes, it's likely na may mga magtataas ng presyo dahil doon. Sakaling hindi magtaas ng presyo ang mga manufacturer at distributor, alinsunod sa pakiusap ng gobyerno, sinabi ni Kua na hindi rin sila magtataas ng presyo hanggang sa pagtatapos ng taon. Kung sumunod sila sa pakiusap ng gobyerno na huwag magtaas ng presyo till end of this year, no? Or until another pandemic comes along, no? Wala problema tayo. No? Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy na tuloy na ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa probinsya ng Negros Oriental sa October 30 sa kabila ng mga naging panukala na ipagpaliban muna ang halalan doon. Para naman makatiyak sa seguridad ay isa sa ilalim sa COMELEC control ang buong probinsya. Narito ang report ni Dante Amento. Unanimous ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na ituloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa lalawigan ng Negros Oriental sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, batay na rin ito sa rekomendasyon ng mga otoridad at resulta ng public consultation doon kamakailan. Nagkaroon ng panukala na ipagpapaliban ang BSKE sa probinsya kasunod ng Pamplona Massacre na ikinamatay ni Governor Ruel Digamo at iba pang sibilyan. Hinarapat po na inyong COMELEC na ituloy ito sapagkat base po sa nakalap namin na mga papeles, dokumento, ebidensya mula po sa lugar kung saan nagkaroon ng tatlong araw na pagdinig ang inyong COMELEC, napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon. Inilagay din ng poll body sa COMELEC control ang buong probinsya at inaasahan ang striktong pagpapatupad ng seguridad doon. Pero ang mga serbisyo anya ng pamahalaan ay mananatiling normal.
Kung sakali man po na medyo may konting may konting kahigpitan dahil sa ating ipatutupad na COMELEC control, ipagpaumanhin, pero yan po'y para sa ikabubuti ng lahat, para po masigurado natin na ang mga kababayan natin ay makakaboto sa araw ng eleksyon. Samantala, lumagda ng isang kasunduan ang COMELEC, Office of the Vice President at Public Attorney's Office o PAU kahapon. Magbibigay ng legal assistance ang PAU sa mga guro na maaaring mahaharap sa reklamo kaugnay ng kanilang pagsisilbi sa halalan. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, dapat matiyak din ang seguridad ng mga guro na nakatatanggap ng maraming banta tuwing eleksyon. Totoo ito. Wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na sinasaktan, inaatake, tinatakot, binibigyan ng death threats, ng mga rape threats at kung iba't ibang threats pa sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Hinikayat din ng Vice Presidente ang COMELEC na ibigay ng maaga ang honoraria ng mga guro. Ayon naman sa COMELEC, hindi lalagpas ng 2 linggo pagkatapos ng eleksyon ay kanila na itong maibibigay. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong araw, nakatakdang ipagkaloob ng Estados Unidos ang bagong air asset ng bansa sa Haribon Hangar Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Ang formal turnover ay pangungunahan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Mula sa Mabalacat City, Pampanga, may report si Alan Manansala live. Alan, anong klaseng eroplano yung ipagkakaloob sa ating bansa? Nel, magandang umaga. Good morning sa ating mga kasambahay. Nandito nga tayo, Nel, sa Mabalacat City, Pampanga, kung saan sasaksihan natin itong official turnover ng isang C-208B Grand Caravan X Intelligence Surveillance and Reconnaissance o ISR aircraft na tatanggapin ng Philippine Air Force. Ang C-208B ay donasyon mula ito sa US government, Nel. Ito ay magiging ikatlong C-208B na tinanggap na ng Philippine Air Force. Nauna na rito, Nel, ay may 2 unit ang opisyal na ibinigay sa ang Estados Unidos noong Hunyo 24, 2017. Ang unang 2 eroplano na C-208B ay bahagi ng Foreign Military Sales Program na ang layunin ay magbigay ng kagamitan at pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paglaban sa terorismo. Ang C-208B ay may cruising speed na 170 knots at may abot sa mahigit 1,000 nautical miles na layo. Kaya nitong magsakay ng 8 hanggang 9 na tao, kasama na dyan ang piloto. At later on din, Nel, aalamin din natin kung paano yung magiging deployment ng naturang bagong eroplano ng Philippine Air Force at kung ano yung pinakatutungkulin dito sa ating bansa, Nel. Maraming salamat, Alan Manansala, mula sa Mabalacat City, Pampanga. Dalawang araw na nakipagpulong ang adviser ni U.S. President Joe Biden na si Jake Sullivan kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Layo nitong ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Narito ang report ni Justin Masakayan. Nagkaroon ng tapat ang pag-uusap sa pagitan ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Malta araw ng Sabado hanggang Linggo, September 16 to 17. Ito ay habang sinisikap ng 2 pinakamalaking ekonomiya sa mundo na patatagin ang relasyon sa kalakalan at militarisasyon sa Pasipiko. Binigyan diin ni Wang Yi na hindi malulutas ang issue sa Taiwan kung hindi susunod ang Estados Unidos sa
tatlong Sino-US, joint communiques at kung patuloy nitong susuportahan ang Taiwan independence. Gayunman, ipinahayag ng Estados Unidos ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa buong Taiwan Strait. Dinalakay rin ng dalawang panig ang mga pangunahing issue sa bilateral na relasyon ng US-China, pandaigdigan at panrehiyong issue sa seguridad at ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nangako naman ang US at China na pananatilihin ang strategic channel ng komunikasyon at itutuloy ang karagdagang mataas na antas ng pakikipag-ugnayan. Gayun din ang mga konsultasyon sa mga key areas sa pagitan ng Estados Unidos at People's Republic of China sa mga darating na buwan. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasali ang Canada sa tatlong buwang partnership kasama ang ibang kaalyadong mga bansa para magpadala ng air defense missile sa Ukraine. Sinabi ni Defense Minister Bill Blair na magbibigay ang bansa ng $33 million para matrain ang Ukrainian recruits. Alamin natin ang detalye ng balita sa report ni Bianca Quijano live mula sa Toronto, Canada. Bianca, saan kukunin niyang pondo para dyan sa ayuda na ibibigay ng Canada? Yes, good morning Kuya, good morning Nel. Manggagaling ang pera sa $500 million na pondo na inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau noong June 2023. Sa parehong buwan, magde-deliver din ng short at medium range air defense missiles ang UK, Denmark, Netherlands at United States. Ito ay para makatulong sa Ukraine na protektahan ang sarili laban sa Russian missile at drone attacks. Mahigit isang taon na din na nagsasagawa ng training courses sa LYDD Military Training Camp ang Canadian Armed Forces o CAF. Nasa 2,600 ang Ukrainian recruits na nag-aaral ng weapons handling, battlefield first aid at patrol tactics. Nasa 37,000 na Ukrainian military at security personnel na ang na-train ng CAF nang simulan nila ito. Mahigit 300 CAF members ang deployed ngayon sa ilalim ng Operation Unifier training at support roles. Nasa $8 billion na ang tulong ng Canada sa Ukraine sa nakaraang isa't kalahating taon. Kabilang din ito ng $1.8 billion na military assistance para sa weapons, ammunition, military vehicles, drone cameras at winter clothing. At yan muna ang latest Nel mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa inyo sa Pilipinas. Maraming salamat Bianca Quijano mula sa Toronto, Canada. Nakarating na ang dalawang cargo ship sa Ukrainian port na naglakbay sa Black Sea gamit ang panibagong ruta. Inaasahang makapagdadala ito ng libo-libong tonelada ng butil sa world market. Ang detalye sa report ni Early Briones. To counter Russia's cynical action to deny Ukrainian grain to the world by working with partners to expand the export of Ukrainian agricultural products through the Danube Riverine route. Nasa Chernomorsk port na sa Ukraine ang dalawang civilian ships na magdadala ng nasa 20,000 tonelada ng trigo sa pandaigdigang merkado. Ang dalawang barko na Resilient Africa at Aroyat ang maghahatid ng trigo papuntang Egypt at Israel. Upang masiguro ang kaligtasan, dumaan ito sa panibagong Black Sea Corridor. Ang panibagong ruta ay tinukoy ng Kiev matapos abandonahin ng Russia ang naunang kasunduan upang ma-export ang Ukrainian mula sa Ukrainian ports. Ayon naman sa U.S. Ambassador to Ukraine na si Bridge Brink, ang bagong koridor na ito ay makakatulong hindi lang sa pagluluwas ng Ukrainian grains, kundi makalilikha ito ng panibagong trabaho para sa rehiyon. Improvements to Danube ports mean jobs and investment for the region and more Ukrainian grain to feed the world. Ang Ukraine ang isa sa pinakamalaking supplier ng sunflower oil, barley, maize at wheat. Kaya naman ang pagkawala nito ay nagresulta ng pagtaas ng presyo ng pagkain at kakulangan ng supply sa Middle Eastern at African countries na nag-aangkat sa Ukraine. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Deuteronomy chapter 12 verse 32 na nagsasabi, "What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto nor diminish from it." Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Usap ang pangkalusugan natin ngayong araw. Kasama natin ang ating ophthalmologist, si Dr. Kevin Gabriel Tan. Good morning po, Dr. Kevin! Morning! Welcome back! Yes. Ang ganda ng topic ngayon, Dok. Kasi pag-uusapan natin, Dok, ngayon yung mga myths and belief tungkol sa eye care. Kasi ang dami pong ganyan. Dami yan. Di ba? Yung mga... Sabi-sabi. Yung mga titara, yung mga medyo mature. Medyo mature. Dok, parang kung ano-ano myth na parang yun nga, sabi, wag daw mag... yung parang sasadyain mo mag-cross eye. Kasi daw pagka... Yung sinasabi pa, nahanginan. Para magiging permanent na daw, Dok. Yung mga ganyan yung pag-uusapan natin ngayong araw. Yun. Exactly, no? So, thank you. So actually, coming from, kumbaga last week, medyo serious yung topic. Mm-hmm. Medyo mga lighter. Yeah. Pero ito yung mga misconceptions na gusto natin. Yun. I-clarify din. Kasi siyempre may mga paniniwala, especially mga lolo-lola, na napapasa sa atin. Siyempre, akala natin yun ang totoo. Yes. Napapaniwalaan natin siya. Mas maganda pa rin alam natin kung ano yung totoo. Yes. Mm-hmm. Sa mga pasyente nyo, ano yung parang isa sa mga top na mga naririnig nyo na parang common misconception na sinasabi nila na kinoconsult nila sa inyo? Okay. So, very common sa amin, sa clinics, yung sinasabi nila na kapag, Dok, yung maliligo ka ng ano, matutulog kang basa. Basa ang bubo. Basa, ayun. Nagbubulag ba daw? Nagbubulag. Lagi parang... Alalabo daw ang paningin. May ganun, paniniwala. Hindi ko alam yun. Madalas na... Ano, kumbaga, bago sila umalis, lagi tiyatong na yun. Dok, totoo ba yun? Yeah. Okay. Totoo nga ba yun, Dok? Oo nga. Mamaya natin. Pero ano ba yung isa sa mga sinasabi naman nila, Dok, na yun nga, kapag kunyari, lumalabo yung mata, no? Ay, kailangan kumain ka, carrots, ganyan. Kaya kalabasa. Carrots, hindi carrots talaga yung number. Kasi sabi yung mga rabbits daw, malinaw mata. Oo, oh, kasi carrots, Dok, talaga bang carrot lang, okay na, malilinaw talaga mata pag kumain ng carrot. So, actually, yung carrots, di ba, naririnig natin, common din na hindi naman siya misconception. No? Kumbaga, totoo naman siya, fact naman siya. Pero, para lang sa kaalaman ng lahat, no? So, ang carrots kasi, kailangan mo siyang kainin na para maging talagang effective. No? Kasi, pag kinain mo yung carrots, ano siya, beta-carotene. Okay. Beta-carotene. Yan yung pinakang pigment niya, nagbibigay sa kanya ng kulay yellow, orange. Pero yung beta-carotene, para maging vitamin A, kailangan mo siyang ma-metabolize sa intestine para maging vitamin A. Okay. So, kumbaga, dadaan pa siya sa proseso ng digestion. Mm-hmm. Tapos, para makamit mo yung ideal na vitamin A na tinatake natin, at least dapat may mga half cup ng carrots. Na a day ka ng carrots. A day. Okay. For, sabi mo, 6 days a week. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos for 6 weeks. Ibig sabihin, ganun katagal. Bago talaga na madaling ma-absorb ng katawan. Yes. Tulad, hindi tulad ng karatang kailangan batalin na i-process pa. So, meron tayong mga supplements. Oh. Vitamin A. So, ang recommended na ideal na supplement ng vitamin A is 10,000 IU. Which is equivalent to 3,000 micrograms a day. Micrograms lang, no? A day. So, you can buy it sa mga mga health na stores na capsule. Vitamin A. Oo, so, para mas ano na lang, mas practical. Pero Dok, totoo na kapag kunyari nag-take ka nga ng vitamin A for a set period of time, talagang
Ano po yung dapat nilang expect sa mga sa mata nila? Talagang lilinaw po ba or talagang mare-reverse po ba yung mga damage na nangyari kung sakali man? Okay, so usually vitamin A protects yung tinatawag na retina in the back part of the eye. Mm-hmm. So siya talaga yung inaalagaan ni vitamin A. Mm-hmm. So besides vitamin A ng carrots, no, so makukuha rin natin sa mga green leafy vegetables. Mm-hmm. So hindi lang carrots yung source natin ng vitamin A, which is other greens mm-hmm. na vegetables. Mm-hmm. Siyempre, ang importante rin is alagaan din natin yung mata natin. Mm-hmm. No? So, siyempre, regular check-ups, no, kung lumalabo, bigyan natin ng attention, no, wag lang natin pabayaan. Kasi ang napapansin natin ang problem ngayon is kung yung bata minsan lumalapit sa TV or medyo lumalabo mm-hmm. na yung mata, parang hinahayaan lang, ini-ignore lang ng parents eh. Normal. So, layo ka lang, pero hindi lang nila naiisip na, uy, baka may problema na pala. Mm-hmm. Like, sa start. So, kumbaga, vitamin A is another, ano lang, parang extra help lang sa mata. Okay. Siyempre, huwag mo kakalimutan pa rin yung general health. Mm-hmm. No? Paano mo alagaan yung mata, mm-hmm. eye care, check-up, no? Tapos, yun. Kain ng healthy. So, kayo po kasi parang ngayon nauuso naman to, nakakita kasi ako sa mga online shops nito, yung pinhole glasses po. Usually, color black po ito, no? Tapos may mga butas-butas siya. Nakaka-improve po ba talaga ito ng vision? Okay. So, actually, yung pinhole glasses, available sa mga drugstore. Nakikita mo, naka-display, no? So, yan, pinhole glasses. Ayan, marami rin siyang kulay. So, medyo attractive siya. Okay. So, actually, sa social media rin siya unang nag-boom. Mm-hmm. So, actually, yung principle ni pinhole is, seeing through a small hole na tatanggali yung glare coming from the outside. Kumbaga, kahit tayo, bumutas kasi isang cardboard, pag sumilip sa maliit, kumilinaw talaga eh. Kasi na-focus mo yung ilaw. Yeah. Mas maliit na area. Oo. Kaya talagang lilinaw siya. Mm-hmm. Pero to correct yung grado, hindi. Hindi. Parang dinadaya mo yun. Dinadaya mo yun siya. Nagagamit na rin tayo yan dati, nung bata tayo. Kasi naging rin ako yan. Yung gaganyanin mo yung kamay mo. Kasi silip ka ng ganun. Kasi grade 2 pa lang ako noon. Medyo malabo na pala. Pag hindi ko makita, gaganyan ako. Tapos doon ko lang siya makikita. Ano sinasabi ng mga classmate ko? Nagtataka lang sila bakit ako gumaganon. Tapos yung teacher ko sa mother ko na parang malabo na nga yung paningin ko. Tapos doon na-detect na 175. Pero Doc, yung squinting po ba? Ay, masama daw po ba yun sa mata talaga? Like, actually, ang squinting naman is a sign na malabo na yung mata. Na isang tao. Kasi when we squint, no, parang na, ano natin eh, parang pinipilit na natin. Kung bagay, muscles ng mata mo, kaya try na niyang basahin yung mga maliliit na bagay. It's a sign na may grado. Doc, yung mga ano naman, yung mga colorblind naman, totoo po ba na black and white lang daw yung nakikita nila? Walang kulay talaga. Monochromes. So actually, ang color blindness is maraming color deficiency yan. Nasanay lang tayo na rin natin, baka black and white, gray yung nakikita mo, boring ng buhay. Actually, yung normal vision, you can see dun sa picture, mga fruits, kitang-kita mo lahat ng kulay nila. Yellow, red, may yellow, green. May red, no? So, ang pinaka-common na color blindness is yung, nakikita mo yung deuteranomaly, no? So, ibig sabihin, yung red deficient siya. So, medyo nahihirapan siya sa green na color. So yung green, ang tingin niya medyo slightly reddish, no? Okay. On a lighter tone ng green. Mm-hmm. No? So yung next is yung protanopia. Protanopia is red naman. Deficiency sa red. Okay. No? Kumbaga, yung sensitivity niya sa red, very low. Okay. Kaya yung red, ang tingin niya, yan, medyo green. So mostly red-green ang deficiency red when you say colorblind. Hindi lang siya black and white. Mm-hmm. May nakikitang kulay pero grayish. No? Mm-hmm. Pero not totally black and white. Hindi black. Mm-hmm. Yung tritonopia naman, yun yung blue naman. Medyo deficient sila sa color. So RGB lang pala, red-green. Red-green and blue.
Pero doctor, may kasi tatlo lang yung example dun, pero meron po ba talaga na talagang black and white na talaga yung nakikita nila? Actually, meron yung all of the three. Sabay-sabay. Oh. Kapag tatlo po yun, yun, black and white. Medyo black and white. Very, very rare. Very rare. Okay. Ay, ito pa doc, may isa pala akong myth. Sinasabi na babae daw hindi walang babaeng colorblind. Totoo ba yun? Usually lalaki lang daw. Okay, actually, mostly men talaga. 9 out of 10 men. Pero may mas common percentage din ng women. So women. Mas common. Actually, hindi pa naman ako naka-encounter ng girl. Puro lalaki. Oo, di ba? Kaya pala may myth na parang, hindi walang babaeng colorblind. Bakit anong men? Link na gene. More on men, di ba? Ikaw, malabo lang. Pero hindi mo lang colorblind. Blue nga yung suot mo eh. Oh, yun naman yung patay. Nakakwento ko lang, meron akong, yung former ko na dean, meron siyang colorblindness sa green tsaka sa red. Okay. So, hindi siya nakakita ng green at red. Pero nagda-drive pa rin. Sorry, baka mabuko. Pero nagda-drive pa rin siya. Kaya minsan, dati sumakay kami sa Kenya. Kaya nakabahan kami. Kasi kapag stoplight, sinasabi namin sa kanya na go na po. Go na po. Wait lang, lalaki ba babae? Lalaki. Oo, oh, di ba? Lalaki. Doc, ito yung kaibigan namin din. Minsan nagugulat kami. Hindi, Doc, okay mo. Hindi, mahirap lang talaga. Minsan yung mga kulay, Doc, Common talaga sa nahirapan lang siya, Doc, minsan. Sa yellow tsaka orange. Di ba? Nahirapan. Hindi, orange talaga yun. Okay. Kami nagtatala, Doc. Pero ano naman siya, Doc, di ba? May mga wini-wear tayo na para sa mga colorblind na salamin para makorrect siya. Meron. May glasses na available na pag sinuot mo, nakokorrect niya. Nafi-filter niya yung tamang kulay. Okay. Meron naman ganyan. Pero may mga lenses din, Doc, na pwedeng isuot na nakakatulong para makakita po sila ng right bumalik, color. Bumalik, maano? Actually, para siyang shades ang dating. Shades lang siya. Po talaga. Hindi siya yung clear lens. Contact lenses, Doc, wala pang AMD. Wala. Kailangan. Talagang kailangan yung glasses. Medyo expensive nga yata itong ganitong klase. Parang wala pa siya dito talaga. You order mo pa siya abroad. Custom. Ibang bansa pa. Doc, ito naman po na-experience ko to. Nung bata ako, mahilig po ako na manonood ng TV. Kasi di ba po may center table sa sala. Tapos ang kasunod, TV. Upo ako sa center table para nakadikit yung mukha ko. Hindi naman sobrang dikit, pero gusto ko talaga malapit ako sa TV. Pero hindi pa naman ganun kalabo yung mata ko during that time. Parang na-detect. Siguro mga grade 3 po ako ganun. Ibig sabihin po ba nun, Doc, kaya grade 3 nagkagrado na yung mata ko dahil laging nakadikit ako sa TV? Nakakalabo ng mata? Nakakalabo po ba yun? Actually, pag nakita mo yung isang bata na ang lapit niya sa TV noon, hindi yan necessarily ibig sabihin na malabo yung mata niya. Okay. Minsan, preference lang ng mga bata umupo sa malapit. Pero hindi talaga siya... Kumbaga yung, huwag ka-upo sa malapit sa TV kasi masisira yung mata mo. Mm-hmm. Actually, hindi ganun Hindi ganun yung principle niya Ibig sabihin, yung preference ng bata kasi syempre, minsan yung mga cartoons, no? mas clear, mas masarap panood pag alapin nila na malaki yung... appreciate mo yung mga, di ba, yung mga dogs, cats na nakita nila sa TV. But actually, pag yung bata kasi, like, madalas nang ganun yung habit, no? Maganda rin pa-check nyo na kasi baka naman doon na may konting grado. But doesn't mean na pag lagi siya nakaupo, pwedeng masira yung mata. Pero tayo, syempre, as parents, ayaw natin masyado silang isanay na gano'n. Kaya yung iba pinapagsuot nila yung mga anak nila ng mga anti-rad kahit pag gumagamit ng phone, so kaya nanonood ng TV kasi natatakot nga sila baka lumabo daw. Eh, Doc, ito naman, yung pagsusuot nung sa glasses natin tsaka contact lenses. Alam mo yan? Oo, alam ko. Parehas ako meron Totoo po ba na kapag parang minsan nagiging dependent na po tayo pag madalas na gumagamit tayo itong mga glasses natin or kaya contact lenses, nagiging dependent tayo sa kanila? So, itong next na paniniwala is actually tama, one of the second common din to na tinatanong sa amin. Doc, ayoko magsalimin kasi baka mamaya lalong tumaas yung grado. Tumaas yung grado. Which is, actually ang sagot dyan is ganito. Kapag kunyari tayo nagsalimin before or nagko-contact lens, ibig sabihin kasi may grado tayo. Malabo na. Tendency, pag first time wearer ka ng glasses or contact lens, ayaw mo siyang suotin kasi hindi ka sanay. Diba? Kahit sino, diba? Kahit tayo nag-start tayo ng ganun. So ang tendency, bago akong salimin, pag uwi ko ng bahay, wala si mami, tanggalin yung salimin. Hindi ko susuotin. Matagal na sanay na hindi suot. After a year or two, susuotin. Sakit ng ulo. Ayun. Ayun sa yung glasses ko. 1 year, 2 years ko nagamit. Suot ko ulit.
Eh, tumaas na pala yung grado mo. Maling gamit mo pa yung lumang grado. Okay. Yun ang, doon nagkakaproblem. Kaya, punta ngayon si mami, kasama yung anak. Dok, bakit nahihilo yung anak ko? Pag-check nagsasalamin mo, mami, taas ng grado. Iba na. Iba na. Ay, okay. Sabi niya, eh, kasi nagsalimin siya eh. Mm-mm. Ay. Hindi lang kasi nasuot. Properly. Dapat talaga masuot. Dapat sinusuot. Mm-hmm. Yung tamang pag-wear, Dok, totoo po ba nakapag susuotin daw yung glasses natin? Bago mo daw suotin, dapat nakapikit ka daw muna para di siya nabibigla. Totoo ba yun, Dok? May ganon? May ganon na isa parang... Isa pa nga, wait lang, nabigla. Bago ganyan, pikit ka daw muna, tapos tsaka ka daw mag-ganon. Tapos pag natanggalin mo, ganon din daw. Totoo po ba yun? Parang nag-beautiful eyes. Try natin. Sabi nila. Actually, hindi, kasi ang tamang sukat ng glasses, no? I mean, pag suot mo, pag dilat mo, okay yan eh. Hmm. So kung minsan nagpagawa tayo ng silimin, tapos ang dating sa atin is para medyo yan. Ah, yung parang nabibigla. Nabibigla. Oo, it's either minsan overcorrected or minsan mali yung paglagay ng lens. Ng, ano, kumbaga yung nagkakabit ng lens mo, hindi siya sa proper axis na tinatawag. Hmm. So nakakahilo siya suotin. Mm-hmm. Pero Dok, yung mga salamin naman na sinusuot na meron daw mga ion, ganyan, nakakababa daw po ng grado. Totoo po ba yung mga ganyan salamin? Actually, ang bago lang ngayon is yung mga tinatawag nating lenses na prevents yung pagtaas ng grado. Meron ganun, mga Mayo Vision lenses, no? So, pre-prevent niya yung pag-elongate ng mata para at least yung grado ng bata medyo ma-preserve to a... Kumbaga, ano, medyo malabo siya on the side, clear sa gitna. So, may ganung technology na yung mga lenses ngayon. Okay. Oh. Meron mga ganun. Dok, yung isa pang ano mo, isa pa pong myth na nalaman ko is yung kapag tumatanda daw tayo is sure to happen na mag-lose yung vision natin. Totoo po? Eh, expect na daw yun doon. Mabubulag talaga pag tumatanda. So, hindi naman... bulag agad. So, ang pinaka napapansinan natin is pinaka common din is yung tinatawag na presbyopia. Yung 40 years old na nahihirapan magbasa. Ay, okay. Na malapit. Pansin mo, nilalayo nila yung mga... Yes. Yeah. Parang bigla, parang kilala tayong gano'n ah. Perfect example nila sa screen. Malayo. May salimin sila, naangat nila para mabasa yung text. No? Pero actually, it's part of aging. Yung lens ng mata natin, nahihirapan na siya mag-zoom in, zoom out. Okay. Nahihirapan mag-focus. Ay, talaga, Josh. Ay, hindi, nearsighted ako. Nearsighted ka. Pero Dok, di ba kunyari nearsighted ka talaga? Pwede ba mag-develop ng ganito? Di ba parang kapag nearsighted kayo, mas kailangan lapit mo. Yan pag 40 na. Kahit na nearsighted ka nagsimula, Dok, pag nag 40 may mga umalay. Gano'n na. Gano'n na yan. Pa lang, babago pa lang talaga. Kasi kahit yung mga parents natin sinasabi nila, dati nga daw ganyan sila, tapos ngayon gano'n na. Mami ko rin kasi gano'n, nearsighted siya, tapos ngayon medyo nagiging farsighted. Also, other causes is yung mga cataract, no? Yung cataract, narinig nyo, yung mga nadi-discuss natin before. Cataract, pag yung onset ng cataract, nagiging, ano rin, nag-change din yung grado nila. Ay, no? Minsan, yung nearsighted nagiging farsighted, no? It's also a symptom of cataract. Tapos, other than the usual cataract, yung mga macular degeneration, yung paghina ng retina sa mata. Mm-hmm. So, mga, yan yung mga adult onset age. Mm-hmm. Baga, lahat to is, ano eh, sinasabi natin, ano eh, it's a natural process of aging. Mm-hmm. So, hindi naman lahat is kakabulag. Mm-hmm. Pero you have to seek consult para at least medyo ma-advise. Kasi minsan natatakot tayo. Yes. Bakit may mga ganitong changes tayo? Mm-hmm. Especially 40, 50, 60 lalo na. So, syempre, ayaw natin silang matakot na, uy, bakit may... Kasi minsan naririnig kasi nila yan eh. Oh, ito, nabulag kasi ganyan ngayon. Syempre, ayaw natin. Gusto natin tanggalin yung fear. Yes. Para... Speaking of cataract, Dok, totoo po ba na kailangan pahinugin daw muna bago tanggalin? Pahinugin muna yung cataract? Hindi ko alam po anong term yung pahinugin parang na yun. Parang buong mo ng mata. Bago daw po siya tanggalin. Okay. Totoo po ba yun? Actually, yan is another misconception. Ayan na nga. Ang cataract kasi mas maganda, tinatanggal siya kapag yung pasyente nahihirapan na sa kanya. Basta nahihirapan. Kunyari, nagda-drive siya, tapos medyo malabo na ngayon, hindi na siya makabasa ng sign. Mm-hmm. Kahit hindi pa siya ganun kahinog, no, pwede na siyang tanggalin para at least ma-improve and maging mas safe yung tao kanyang mga activity.
Okay. Pero Doc, meron po bang edad kung hanggang kailan lang pwedeng operahan yung katarata ng mga matatanda? Kasi meron po ako naririnig na sinasabi na huwag na nating pa-opera yung lola mo kasi matanda na yan. Kasi baka lalo lang magkaroon ng komplikasyon. May edad po ba na limit kung kailan lang sila pwedeng ma-operahan? Okay, so with regards to cataract, yung age, no? Magandang question yan kasi actually mahirap siya talaga i-decide. Since like for me, ang experience ko, ang pinakamatandang na operahan ko is 97 years old. Wow! Wow. So, okay pa rin, okay pa rin. So, laging depende sa pasyente. Okay. Kung gusto niya. Sila and talagang, kasi we screen them naman properly na okay, kaya pa ng mata nito to undergo that stress of that operation. Kasi may heat involved. Sometimes when you age, yung mata mas sensitive na. Pag ina-opera namin cataract, minsan napapaso. Okay. Yung recovery, mabagal. Okay. So, we consider it. So, we check naman before. Mm-hmm. Importante yung pasyente, lagi. Yeah. Iba kasi ayaw na okay. Pero we have to respect din kung talagang sabi niya, ay, gusto nila. Okay. Di naman sila pare-parehas, Doc. Yung iba kaya, yung iba hindi na talaga. Yung mga medyo, feeling young. Yeah. Young at heart. Gusto nila. Yung gusto nila, lumina. Gusto nila mag- bakasyon, Christmas na, gusto kong makakita ng ilaw. Yes. Sila yung mas gusto. So, how about ito naman po, kasi kapag kayo may mga nagkaka-sore eyes or mga eye infections, ang gamot daw po, isa daw sa gamot, yung drop of breast milk. Totoo breast, ba yun? Breast sa mata? Napipikit ka na nga kahit yung normal na pang patak, di ba? Paano pa yung breast milk? Pero totoo po ba yun? Ito naman. Actually, ito, marami to sa mga health center. May rinig mo, misa may maririnig ka, namumula yung anak ng, yung mata ng anak mo, patakan mo ng isang. Breast milk? Doon, drop lang, hindi yan makakaano. Actually, ang breast milk, ang composition niya is water, sugar, proteins, and fats. No? Okay. 87% tubig yan. Mm-hmm. The rest is in protein, fats, carbohydrates. No? So, kung isipin mo, wala namang effect. Pero, hindi mo lang alam, meron siyang mga about 3,000 types of bacteria. Oh, no? Good. Good. Mostly good bacteria. Pero, syempre, pag nilagay mo siya sa mata, lalo kang mag-i-elicit kasi may infection na minsan yung cross-reaction ng dalawang bacteria and cause lalong pag-worsen ng kumbaga hindi naman laging harm pero syempre wala namang antibacterial property walang harm pero parang wala din siyang benefit. Walang benefit. Kumbaga parang nagkataon lang siguro, gumaling na lang din ng kusa. Pwedeng ganun. Pero Doc, normally po ba merong parang normal flora ng mata natin? May bacteria po ba talagang present? Meron. Okay. Lagi. Mga natural tayo, mga protective bacteria din. Kasi ang mata, kailangan mo rin ng good bacteria para protect from the harmful ones. Okay, so hindi din maganda na parang, kunyari, may nangyari sa mata, tapos i-rinse mo ng i-rinse ng tubig na parang sobrang linis niya na binomba ng tubig. Yes. Kasi natatanggal mo rin yung natural good bacteria. And syempre, yung tubig, kung galing ripo, madumi. So, Ayan, mga kasambahay, hindi daw yan totoo. Pero Doc, mabalik nga tayo doon sa natutulog ng basa ang buhok. Ito bulag na nga, Mars. Kasi natutulog ka ng basa ang buhok. Hindi, natutulog siya, hindi natutuyo talaga. Hindi kasi ako naliligo talaga madalas. Tapos nakakatulugan ko na nga siya ng basa. Pero ito naman kasi sa mata ko, naman ako sa mama ko. Pero totoo ba po yun, Doc? Kapag basa yung buhok, matutulog ka. Nilalabo ang paningin. Hindi, bulag nga daw. Bulag talaga. And cause blindness. Grabe naman. Di ka na maliligo. So, since si Tini, mahilig matulog ng basa. Lumabo yung mata, pero hindi pa naman na ala, totoo ba? Ang answer dyan is hindi rin. So, hindi siya nakaka-cause ng blindness. Hindi din siya nakaka-cause ng panlalabo. Mm-hmm. Actually, the reason lang na ayaw natin, syempre, na basang-basa, matutulog ka, is because yung tatawag na, yung fungal na bacteria. Syempre, anything moist, isang day, magkakandandruff. Syempre, pagising mo, basang-basa. Bubuhol-buhol yung buhok. No? It's more of ganun lang. So, hindi ko rin sure saan nang galing. Yung mga paniniwala na ganito.
So, wala naman. Pero, kunyari, Dok, yung mga yun nga, fungal infection dahil sa mga ganun cause na dahil lagi moist yung ulo, yung mga, yung fungus na yun, Dok, pag napunta sa mata, pwede mag-cause ng blindness. Okay. Possible ba? Ginagawa lang para nag-overthink na. Oh, nga daw pag actually dumadami yung mga actually ang fungal, yes, may tinatawag tayong mga fungal keratitis, okay. Mga fungal infection ng mata, pero hindi siya galing sa dandruff. Okay. So, yung mga ibalagang actually ang ayaw natin ng fungal is yung mga, alam ko kung pamilya tayo, yung mga nag-gardening. O yung mga mahilig tayo sa soil. Ayaw sa lupa. Minsan kasi yung kunyari, dumaan ka lang sa medyo madahong lugar, tapos nadaan sa mata mo, minsan, kala mo makate, kamot ka ng kamot, namula, tapos minsan itulog mo, the next day, ang puti ng mata mo, yun yung fungal infection. No? Kaya medyo ingat tayo yung mga mahilig sa garden, no? Yung mga mahilig maghawak ng halaman, tapos hindi nakakapaghugas ng kamay, or minsan, may parang, uy, may dust lang, may wala ng hangin. Alikabok lang yun pala. Fungus tayo. Pwedeng airborne pala, Dok. Pwede yung spores niya. Okay. Ayan, mga kasangbahay. Marami na tayo mga na-debunk na mga myths, ha? Sana po ay nakinig po kayo. Pero, Dok, meron po tayo mga social media questions ito po. Galing po kay Jen De La Paz. Dok, may astigmatism po kasi ako. Tapos, nagpa-adjust po ako ng salamin. Kaso po ngayon, nakakaramdam po ako ng pagkahilo. Normal lang po ba ito kung halos 1 week na po ito, pero ngayon ko lang naramdaman yung pagkahilo? O hindi po akma para sa mata ko, kaya po ganito. Nasusuka po kasi ako minsan sa hilo. 30 years old po ako. Salamat po sa kasagutan. Okay. Thank you, Jem, sa question mo. So, actually, ang ganda ng question niya kasi very common yung ganitong complaint, no? Astigmatism ang findings, tapos nagpasalimin. So, ito yung times na baka kailangan natin i-check talaga kung tama yung sukat niya. No, sometimes ang best way siguro, Jem, no, punta ka sa isa pang optical, pakuha mo ulit yung grado mo, pa-check mo yung salamin na meron mo kung talagang yun yung grado. Kasi ang salamin na tamang sukat talaga, pag suot mo, okay siya eh. Hindi mo na kailangan mag-adjust, no? Even yung sabi mo after 1 week and doon na lang dumating, dapat hindi. Okay. Dapat okay ka. Ayun. Pa-check mo ulit. Okay. Ito naman, Doc, another question from Lisa Marie. Doc Kevin, 25 years old po ako. Napuwing po ako kagabi, tapos po ngayon parang may dumi po sa mata ko. Medyo cloudy po ang vision ko. Infection na po kaya ito? Naghilamos naman po ako kaagad, pero ganun pa rin po. Tapos namaga po ng kaunti yung paligid ng mata ko. Ano po kayong mga dapat gawin para po maalis ito? Thank you po sa pagsagot, Doc. Okay, Lisa, thank you. So, nasaan ka, Lisa? Baka kailangan mo kaagad magpa-check kasi yung na-feel niya na parang may dumi, na parang ayaw mawala. Okay. No? Pwede kasing may sugat in cornea. May scratch. So, ang normal feeling kapag nasugatan yung mata is sensitive sa light, medyo lumalabo. Yung parang pakiramdam mo kahit anong hugas mo sa tubig, andun pa rin. So, ito yung mga symptom na baka may foreign body, may naiwan doon. Or may sugat. May sugat. So, kailangan kasi ma-check mabuti para matanggal agad kung talagang foreign body or kung may sugat, magamot ng tama para hindi maging cause of an infection. Pa-check na. Pero another question po, Doc, from Eliza Galang. Doc, 34 years old po ako. Delikado po ba kung may mapula po ang paligid ng mata? Yung kulay white po na part, pulang-pula po kasi, tapos parang may maugat po ang itsura. Ano po kayang posibleng dahilan po nito? Pagising ko po kasi noong Friday, hindi po siya halata. Pwera na lang kung titingnan ng malapitan. Tapos ngayon po, litaw na, hindi naman po nagluluha ang mga mata ko. Salamat po sa inyong advice. So, itong, thank you, Alisa, sa question mo, no? So, possibly, yung tinatawag nating pasa sa mata, yung subconjunctival hemorrhage, no? Like last week, no? So, biglang parang namula na lang siya ng sobrang evident, no? Medyo nakakatakot. Pero hindi naman daw nagluluha, hindi naman dumabo yung mata. So, kung ganun siya kasi, syempre, pag medyo hindi natin sure kung ano yung condition, no? Ipacheck natin just to be sure, para hindi ka masyadong kabahan. Yeah. Pero kung it's just subconjunctival hemorrhage, no, pwede mo siyang lagyan ng cold compress for the first 2 days, tapos warm compress.
Tapos kung hindi naman nag-worsen, hindi naman lumabo yung mata, a week or two, kusang mawawala okay, rin naman. Okay, yun naman. Yun. Thank you so much po, Doc. Kevin, Doc, sa mga gusto pong kumonsulta, saan po ba sila ang clinic pwede pumunta or yung contact details po ninyo? Okay, so I'm at Chinese General Hospital and Medical Center every Wednesdays and Fridays, 2 to 5 p.m. Yun. Tapos SM Manila Nova Gen Eye Center every Thursdays naman ng 2 to 5 p.m. No. Doc, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga, Doc. Greetings. Okay, so good morning sa family ko, sa dad ko, Dennis and Grace, sa aking in-laws na nanonood din ngayon. Good morning. Good morning. Good morning. Amy and Betty, and my wife Joy, and my two kids, Kylie and Amara, who's in school. Ayan. Good morning. Again, maraming salamat, Doc Kevin Tan. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang... Good morning, Kuya! Balik ang GMK News. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Department of Tourism ng mga proyekto upang maging tourism powerhouse sa Pilipinas at lalo pang makahikayat ng mga turista na babalik at bibisita sa bansa. Kaya naman inilunsad ng kagawaran ng Philippine Experience kung saan bida ang mayamang kultura ng bansa. Alamin natin yan sa report ni Gladys Tuwabi. Philippine Culture, Heritage and Arts Caravan. Dito iikot ang proyekto ng Department of Tourism na Philippine Experience. Bukod sa layo nitong masuportahan ang pangangalaga ng artistic resources at cultural heritage ng bansa, pagkakataon din ito na maipakilala at may pagmalaki hindi lamang ang mga kilalang pasyalan sa bansa, kundi maging ang mga lesser-known destinations. Under the enhanced tourism approach of the Marcos administration, we envision expanding the value proposition for Philippine tourism to show their heart and soul to our tourists through their festivals, their food, their music, their products, their local living, cultural traditions, their heritage sites, and the like. Thus far, we have been able to mount the Philippine Experience in the Davao region and we intend to bring this caravan all over the Philippines. Sa isinagawang kauna-una ng Philippine Dive Tourism Dialogue na isinagawa noong nakaraang linggo sa Cebu, binigyang din ni Tourism Secretary Frasco ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng local government units at private sectors upang maabot ang tunay na transformation sa tourism industry. Ayon sa Kalihim, ang proyektong Philippine Experience Caravan ay inaasang dadalhin sa Calabarzon, Bicol Region at sa Western Visayas. At pagkatapos nito, pinaplano na rin ng DOT na dalhin ang proyekto sa iba't ibang lugar ng bansa. Sa 3-day pilot ng Philippine Experience noong Hunyo ay ibinida ang Best of Davao Tourism Offerings. Kabilang sa mga pinuntahan nito ay ang Malagos Chocolate Museum, na kauna-una ang chocolate museum sa bansa. Sunod namang pinuntahan ang Panabo City, Davao del Norte, ang itinuturing na banana capital ng bansa, kung saan nagkaroon ng banana walkway tour ang mga bisita. Ayon kay Secretary Frasco, noong nakaraang taon ay nakita ang recovery ng tourism mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Aniya ang Pilipinas ay nakatanggap ng mahigit 2.65 million international visitors sa pagtatapos ng 2022 na lumagpas pa sa 1.7 million na target nito. In 2022, we saw the robust recovery of tourism, having contributed over 6.2% of our gross domestic product. Our national economic managers have recognized tourism as a reliable pillar for economic growth, ranking it the top two driver for the growth of the economy in the first 6 months of this year. Ang Philippine Experience Program ay hango mula sa Suri-Suri, Sugbo,
na isang tourism promotion and marketing strategy sa probinsya ng Cebu, kung saan tampok hindi lamang ang white sand beaches at dive spots ng probinsya, kundi maging ang mga natatagong tourism gems nito. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakilala na ang flag bearers o ang magdadala ng watawat ng Pilipinas sa opening ng 2023 Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China sa September 23. Ginawa ang anunsyo ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa send-off ceremony ng mga atleta sa Philippine International Convention Center o PICC kahapon ng umaga. Ang mga ito ay sina Tokyo Olympians Marjolin Didal ng Women's Street Skateboarding at ang world's number 2 sa men's pole vault event na si EJ Obiena. Binubuo ang Team Philippines ng 395 athletes na lalaban sa 37 sports sa Asian Games na magsisimula sa September 23 at tatagal hanggang October 8. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Ian, Selena, Tini. Thank you, Cap. And now, gusto niyo ba ang subukan ng national dish ng Macau? Yan ang minchi, na siguradong magugustuhan ng mga makikilig sa stir-fried meat. Kung paano po yung lutuin, panoorin niyo dito sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Chosan, ngayon po ay magluluto tayo ng minchi. Ang minchi ay isa sa mga well-known Macanese dish dito sa Macau. At ito ang mga gagamitin nating ingredients. Ground pork, ground beef, white onion, garlic, Portuguese chorizo, bay leaf, black pepper, light soy sauce, dark soy sauce, egg, potatoes, salt, ground black pepper, at cooking oil. Okay, let's cook it right! Unahin natin isa lang ang patatas. Lutuin natin ang patatas hanggang sa mag-golden brown. Around 2 to 3 minutes, mga kasambahay. Golden brown na itong potato natin. Yan. Pagka-golden brown na siya, pwede na natin siyang i-set aside. Yan. Tapos ngayon, magigisa na tayong sibuyas. Lutuin lang natin ang sibuyas hanggang mag-translucent siya or yung mag-transparent. Yan. Pwede na rin natin isabay ang bawang. 3 pieces of garlic ay okay na. Ilagay na rin natin ang bay leaf. Tapos isunod natin ang giniling na baka at giniling na baboy. Mga kasambahay, itong minchi ay parang adobo ng Pilipinas na minsan kakilala dito sa Macau. Halu-haluin lang natin yung giniling hanggang sa maluto siya at maghiwa-hiwalay. Pwede na nating isamang Portuguese chorizo. Lagay na natin ang asin at paminta. Lagay na natin ang light soy sauce para sa kanyang pampalasa. Antayin lang natin ma-reduce yung kanyang toyo. Yan.
pwede na nating ilagay ang dark soy sauce para sa kanyang pampakulay. Pagka medyo natutuyo na siya, maya-maya, dadagdag na natin ang patatas. At yan, pwede na natin idagdag ang ating piniritong patatas kanina. Antay lang tayo ng mga 3 to 5 minutes at pwede na siya. Pagkatapos nito, magluluto tayo ulit ng separate sa itlog naman para sa kanyang toppings. Salin po muna natin ang ating giniling sa isang plato. Yan. Napakasarap mga kasambahay. Ngayon, magluluto tayo ng sunny side up egg. Masarap ka pares dito sa ating minchi. Kasama ng plain white rice. Okay mga kasambahay, ready na ang ating minchi. Ipaplato na muna natin siya. Yan, yung ating plain white rice. Talagyan natin siya ng ating nilutong giniling. Napakasarap mga kasambahay. Tapos lagay na rin natin yung itlog. Yan na mga kasambahay, ready na ang ating minchi. Ito yung Macanese dish, well known dito sa Macau, China. At ito na mga kasambahay. O diba, napakadaling gawin. Good morning kuya! Macau Production Team, kina Noel Armado, Jeff Kyongson, Jordan De Vera, Janual Acupan, at kay Hannah Bautista. Wow! Parang version natin to ng mga ginilig, pero dry lang to, or top silog, pero medyo kawig din siya sa ano, eh, no? Sa padkrapaw. Na-feature na natin yun sa Cook It Right with Ira nung mga nakaraang Friday. Yun, ganda. Tsaka mukhang masarap naman. Tsaka pasok yun sa ano, sa mga Pinoy. Parang pasok na pasok kasi may kanin pa din. Diba? Parang mga Pinoy kasi mahilig din sa giniling. Iba-iba nga luto. Iba-ibang luto. Minchi, may itlog. Tawag. Pang-almusal. Naisip ko nga rin talaga. Pag-almusal parang usually nga, itlog nga, di ba? Silog-silog. Di nawawala ang itlog. Basta may itlog, okay na ako. Minsan kahit itlog nga lang, almusal ko. Okay. Ah, feeling ka familiar din tayo sa flavor profile nito kasi nag-chorizo din tayo. Though ito Portuguese chorizo. Tapos ang ginamit niya na mga seasoning, merong mga dark soy. So parang alam natin kung ano yung lasa. Meron sa kusina natin. Magugustuhan natin. Pwedeng ma-replicate. Pero ba't nga ba may dark tsaka light soy? May difference ba? Tinanong ko, yung dark soy daw, dahil mas maitim lang yung kulay. Pero flavor-wise, hindi naman daw sobrang tapang din. Pero may difference pa rin siya sa lasa kung titikman mo. Pero hindi siya, parang wala naman din. Kung wala kang dark soy, pwede kayo magumamit ng regular soy sauce. Wala naman siya talaga sobrang parang visible na gano'n na effect, kumbaga ganyan. Malalasahan mo siya, pero hindi naman gano'n ka-noticeable siguro. Kung di ka lang din talaga. Nakita nga ako talaga, ano? Culinary ano excellence. Mas mahal dyan? Mahal din yung dark soy. Rarely kasi rin makakita, kahit ako pagka sa mga regular dark supermarket natin, parang mas hindi ako masyado nakakakita ng gano'n. Kaya mas madalas talaga nagagamit yung isang yung class. Isa. Oo, yung mga regular soy sauce natin. Pero na-clear eh. Clear? Ano na, natikman mo? Hindi. Clear soy. Parang pinilter siya. Parang tubig, gano'n, hindi naman. Oo, as in. Ah, talaga? Pero iba daw yung lasa. Iba yung lasa niya doon sa dark. Kala ko parang vinegar yung style, hindi naman yung ano? Kala ko parang vinegar yung kulay, gano'n. Hindi, clear talaga. As in tubig. Oo. Talaga? Gano'n pala. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, or distilled, o ano, para mawala yung... Baka madami nang pinagdaanan yun. Ano, hindi. Baka stress lang sa buhay. Na siya pinagdaanan ng pagkumbaga sa manufacturing, ganyan. Kaya naging clear siya. Pero para tanggalin yung kulay. Pero maganda yung menchi. Kasi nung narinig ko kayo na menchi, iba yung naalala ko na naisip ko yung Japanese dish naman. Ano? Menchi yung tawag. Menchi nga rin eh. Menchi. Sabagi kasi pero Macau N, eh. Galing sa Macau. Menchi. Ito diba menchi? Menchi pala, menchi. Ang alam ko kasi yung sa Japanese dish naman, menchi. Menchi. Para siyang, ano to? Anong...
Ganyan din eh, giniling nga rin siya, pero nilagyan lang ng mga pangko. May itlog din. Mukha siyang... Burger? Ito doon, tangkatsu. Mukha siyang ganun. Pero may mga iba't ibang laman siya sa loob. Pero ganun din, giniling din. Baka nga, so, ibig sabihin buo siya. Kapatid sila. Buo siya. Mukha siyang parehas. Pati na fried na may pangko breadcrumbs. Menchi yung tawag kasi gumagawa kami sa bahay minsan. Tapos may cheese sa loob. Kung ano, pwede mo. Baka nga derived din either galing like sa Macau. Diba, no? Or ang kaibahan sa Japan. Bawat... Binuo lang siya, gano'n. Pero menchi, menchi rin kasi. Kaya nagulat, menchi rin yung tawag. Parehas kasi nasa East Asia rin siya. So siguro magkakapit bahay. Kasi di ba Macau parang ano siya ng China eh, di ba? So East Asia na part. So siguro yun, magkakapatid siguro talaga sila. Sabi niyo ganito kasi it's either yung giniling lang pero may sauce kasi yung satin or yung nilalagay sa tortang talong. Pero pwede din naman kasi di ba satin, nagluluto kami minsan ng giniling na may tomato sauce. Meron naman walang tomato sauce. Ano lang sauce? Spaghetti na yan ah. Anong tawag dun? Wala tayong tawag dun. Walang tawag. Giniling lang. Basta may giniling lahat na yun ng klase ng luto. Parang yun na yung tawag. Giniling na lahat. Di ba meron pa yung nilalagyan yung giniling lang tapos lalagyan lang ng carrots ba? Carrot, matagas. How mixed vegetables? Tapos merong ano, saba yata. Na fried na saba. Saba? Alam ko yan. Letter C. Kubana. Oo. Parang yung taba. Anong tawag doon? Kubana. 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 Basta ganun, di ba? Basta giniling, basta kahit anong pwede mo lang. Kahit anong pwede. Tapos gustong-gusto ko yung ganun. Tapos gusto ko yung stir-fried na. Stir-fried. Ang tawag doon. Yung halo-halo na. Gusto ko. Parang chow fan yung style. Sarap nga niyan. Pero from cook it right. Dito na naman tayo sa isa pang masarap. Pero sa ibang klase ng sarap to, di ba? Dito naman tayo sa something good. Hindi lahat na nangyayari sa mga lansangan ay puro masasama tulad ng mga road rage na naging laman na ng mga balita. Dahil marami namang mabubuting pangyayari tulad na lamang ng ginawang pagtulong ng isang motorista sa kapwa rider sa lalawigan ng Cagayan. At yan ang act of kindness na aming ibabahagi ngayong umaga dito sa Something Good. Marami pa rin tayong masasalubong sa lansangan ng mga taong may pusong matulungin sa kapwa. Sa ibinahaging kwento ni Richmond Carian sa kanyang social media page, na flat ang gulong ng kanyang motorsiklo habang ito ay minamaneho papalabas ng Barangay Warat, sa bayan ng Amulong West sa lalawigan ng Cagayan. Nang tiyempong nagpapahinga sila ng kanyang kasama, ay may nakita silang isang lalaki na may minamanehong motorsiklo na mayroong sidecar. Nakiusap silang makisakay at pumayag ang lalaki at hindi pa sila pinagbayad. At bukod dito, ay tinulungan pa sila na maipavulcanized ang gulong ng kanyang motorsiklo. Lubos naman na nagpapasalamat si Richmond sa lalaking hindi nagdalawang isip na tumulong sa kanila matapos na makita ang kanilang kalagayan. Tayo naman dito sa Good Morning Kuya ay saludo sa ipinamanas na pagmamalasakit sa kapwa ng lalaki na talagang masasabi nating something good. Laking tulong niya. Naranasan niyo na ba yung masiraan kayo ng motor habang nasa biyahe? Nangyari sa amin, lumobo yung gulong. Tapos, syempre, yung buti na lang dun sa area, may mga pwede kang pagpagawaan. Pero kapagtulad niya na walang ibang makakatulong sa'yo, paano na, di ba? Ang hirap niya. Kaya nakakatuwa yung iba na tumutulong din talaga. Kaya maganda magkaroon din tayo ng culture ng pagtutulungan sa kalye. Kasi di ba, these days, nauso yung mga road rage. Tama. No? Alam mo, pagbaba, galit na galit, pagbaba, alam mo, action movie. Kaya talagang magandang kalmado lang din tayo. Tsaka magkaroon tayo ng culture ng pagtutulungan sa kalye. Tayo rin naman. Nasiraan na nga tapos pipit-pitan pa ng pipit. Di ba parang natataranta na yung tao? Bakit di mo na lang tulungan, di ba? Para makatulong ka rin dun sa iba na naaaberya nung nangyaring yun. Tama. Good job. Kayo po. Tanawin yung mga anchors na magkaroon. Kung mukhang si Kuya din may experience, nag-react kanina. Oo, meron. Nasiraan ka na ba, Kuya? Nangyayari sa akin, nasiraan ako ng ano eh. Nabutasan din ako ng gulong. Madaling araw pa. So walang bukas na vulcanizing noon. Nako po. May dumaan sa aking kapwa rider. Yun.
Hindi niya ako tinulungan pero sinamahan na lang niya ako. Sabi, sasamahan na lang kita, samahan na lang kita hanggang pagbaba. At hindi na siya may mga spare kasi wala tayong malalagyan ng spare tag kapag ganyan sa mga motor, hindi lalo na kasi lalo ngayon marami nagmumotor. Pangkaraniwan niya makikita natin talaga marami na sisiraan. Kaya yung mga kapwa rider din tumutulong sila. Alam nila yung mga pangangailangan ng mga kapwa rider. May mga grupo. May mga sign yan signal na kapag kailangan ng tulong ng isang motorcycle rider. Halimbawa, yung helmet niya, ilalagay niya sa tabi ng kalsada. Tulong. Ibig sabihin nun, kailangan niya ng tulong. Dapat din aware tayo sa mga ganyan. At least alam natin kung anong signal. Kasi baka mamaya, nilagay yung helmet, kinuha. Pero mapabait na nga rin talaga ngayon yung mga riders ngayon. Marami na talaga nagtutulungan. Talagang kapag may ano, halimbawa kulang ng ilaw, sila na mismo yung talagang, uy, tol, tatabihan, tol, ano, kulang ka ng ilaw. Kami naranasan namin, nakaangkas ako. Tapos meron kasi akong shawl. Tapos yung shawl, hindi ko na mamalayan na, hindi, nakalaylay pala siya. Nakalaylay siya. Tapos, ano, inunahan kami ng isang rider. Tapos sinesenyasan kami. So, gumilid kami. Yun pala sinasabi niya na, baka daw maipit sa gulong. Kasi, lagi ako nagaganyan. Lagi kami natatabihan. Kasi, minsan yung nakasuot ako, nakadress ako. Tapos, hindi ko naaangat. So, baka ano nga daw ng gulong, kainin ng gulong. So, madami mga mabait din talaga. Pero maganda nga rin kasi yung tungkol naman sa road rage, no? Alam ko, gagawa na ng parang isang act yung government para maturuan yung mga bagong rider tungkol sa road rage. Sama na ba yan sa mga theoretical driving course? Practical yun, talaga. Practical na. Hindi ko alam. Alam ko, siyempre, matapag PDC, di ba PDC yan muna? So, tinuturo yan. Tinuturo yan. Pati yung disiplina. Tsaka yung disiplina sa kalsada talaga, araw-araw dapat yan pinag-aaralan. Tama. Lalo na yung patience kailangan. Correct. Lalo na dito sa Pilipinas. Kaya pag magaling ka daw na driver dito, kaya mo na sa ibang bansa. Kapag marami kang baong pasensya. Yeah. At dahil dyan, happy birthday kay Ate Rina Villamor. Pahabol. Binabati ko sila, Catherine at Sunday, na fanatic ng SB19. Oh! Wow. Good morning. Good morning. Ayan. And good morning po, of course, sa aking family, sa aking mommy and daddy, and sa aking mga pamangkin. Good morning. Good morning and thank you din po sa Martinez Dental Clinic located at Camia Street, Drummond Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd floor RNH Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Taridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 044-813-9403 or 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. Good morning din po sa aking nanay at kay Mamsi. Morning, Mamsi. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malisog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug Outlets. Sorry na, bulbul. Kasi ngayon na ulit nakapasok. Sige na, Josh. Ayun na, Josh. Sorry na. Good morning, Agent Pat Andrea Rica Rea, Agent Marcel, and thank you, Dr. C. Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For entries, you may visit their Facebook and Instagram page or you may visit the clinic at 161 Unit 1, 3rd Floor, Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number 0917-312-5742.
Yan, ako naman po. Greetings and good morning sa Miranda Restriction family, sa Victorina family, and sa Marcos at sa Peda family. And good morning po kay Mami Virgie Miranda, kay Julian Marcos, at sa pamangkin ko, si Go. Good morning. And good morning din po kay Lola Lulu ni Pomoseno. Ayan, nakatune in po sila. Good morning po. And of course, we would like to thank Lendezon Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Gusto ko lang batiin ang kuya ko, Joseph Zymon Orejuela Balanon, for passing the August 2023 Criminology Licensure Examination. Wow! Wait, kaanakan ng budget! Congratulations sa iyo. And we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliu Complex Calvario, Maykawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning po mga kasambahay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong umaga. Magkita-kita po tayo ulit bukas, God willing. At sabay-sabay tayong bumati ng... Good morning!